Huwag na tayong magbulahan, putang ina ninyo. Yan ang negosyo ng congressman. Mm-hmm. Yung funds for the projects. Kaya lumalabas yan. Hindi naman galing sa akin yan. Baski saan, magtanong ka ng contractor. Anybody. Pag sabihin mo, sinungaling ako, barilin mo ako bukas. I will not stop you. That's the hard truth. 30 to 40, usually noon. 30-40, ha? Panahon ko ng congressman ako, 20% yan. Hmm. Kaya naging 30, ngayon 40. Kayang iskwelahan mo, mag... Oh, Mr. Speaker, bigyan mo ako ng project. Good for... 600. 20 rooms. Ang matapos yan, 10 rooms lang, wala pa. Hmm. O minsan, ma-disappear in the records. Hmm. Bursa. Yung mga maro, yung paglabas ng pera, mawala na lang. Mm-hmm. Congressman, kayo mga Pilipino, nakita mo ninyo. Hindi naman lahat, ha? Hindi lahat. Ano mag-umpisa? Tingnan mo pag unang term nila, Tamaraw, get re-elected. Kitawa na, kutsina. Pagpasok noon sa Congress, seko. Paglabas ngayon, Rolex na. Rolex na. Second term. Tapos may bahay ng bago. Huwag na tayo magbulan. That's the reality of it all. We can debate even sa Luneta, and I would look into your eyes and sabihin ko sa inyo, huwag tayong maglukuhan. But for those who are not into it, I salute you for your integrity. At marami kayo. Yung speaker ninyo, eh, kayo nag-umpisa eh. When you're pitting us eh, itong, wala akong away kay Presidente, unless you want to join into the fray. Wala akong away sa asawa, bahala kayo kung anong gusto. There will always be a reckoning para sa atin. Wala akong away dyan sa iba. Ina, okay na? Okay. Ikatlong magtatanong ay si Jason Rubrico, isa ring SMNI reporter from ACQ Tower, Makati City. Jason, pasok. Pastor, maayong buntag. Mayor, maayong buntag. At sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig po at nanonood dito po sa Gikan sa Masa para sa Masa. Mayor, yung tanong ko po ay tungkol sa posibleng paggamit ng ICC investigation po laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi po, Mayor, isa po sa nakikita ng ating mga kababayan na senaryo para sirain pang lalo ang imahe ni Vice President Duterte sa paparating na 2028 presidential elections ay ang posibilidad na papasukin po yung ICC investigation sa Pilipinas hinggil sa mga akusasyon po ng extrajudicial killings during po sa inyong termino. Nakikita po ng ating mga kababayan, Mayor, na gagamitin ito laban kay Vice President Sara para sirain yung apelyidong Duterte at posible raw itong gawin bago matapos po ang Marcos Jr. administration. Ano pong masasabi natin dito, Mayor? You are correct. It's all politics. I am sure, hindi lang 100%, 1,000% ako, walang totoo dyan sa yung mga demanda nila. Walang pangharas lang. Kilala mo ninyo si Inday? Anong ginawa niya?
Yun, since when? Mayor siya. Ngayon naging secretary siya. And only because he is perceived to be a presidential candidate. Eh, nagpo-posturing ito. They want continuity from De Marcos to De Romualdez as president. Ito nga si Speaker. Posturing. Kaya kita mo, lahat ng congressman kita mo, walang naiwan. Nagpuntahan doon sa partido ng Speaker. Ikaw kung common sense ka na tao, bakit? Bakit kayo na iniwan ninyo yung partido ninyo? Sino na paiwan? Well, few of yung anak ko, Ungab, si principled man. Lahat nagpuntahan ka agad. What's the reason? Congressman kaya ano? Yan sila. Partido. Nanalo sila PDP. Ngayon, nandun sa taas. Bakit sila iniwan nila yung partido nila doon na sa partido yung nakaupo dyan si Speaker? Why? Because money. It's all about money and politics. Yan, yan, yan. Yung nakaupo dyan yung iba, nailik yan PDP. Ang nagtao ang buto niyan, pumunta kasi PDP. Ngayon, bakit lahat halos wala na? Nagpunta doon na yun sa nakaupo doon. Siya yung may hawak ng pera eh. Siya yung tigabigay, pork barrel. So ito, dito sa baba, either makabigay talaga sila ng project, in fairness naman sa mga ibang congressman. Pero makikita ninyo mga Pilipino, compare yung buhay nila during the first, second, and third. Kayong mga Pilipino lahat, nakikinig sa akin. Total, paalis na rin ako. Mamamatay na ako. Matanda na ako. Ito lang iniwan ko sa inyo na warning. Tingnan niyo yung buhay nila pag-umpisa nila sa politics. At tignan ninyo yung buhay nila paglabas nila. Tignan ninyo yung buhay, bahay nila nung pag-umpisa din pati bahay nila. Kotse nila. Lifestyle, relo. Karamihan, gold. Rolex gold talaga yan. Tapos yan, oh, we'll defend the speaker because the institution. The institution of Congress will always remain pure and let me walang problema. It's the membership from time to time. And depende yan sa speaker kung corrupt o hindi. Pagka-corrupt ang speaker, ubos ang pera. Because yung... Sige, bigay ka. Ito project. Ito dagdag. Bahala ka na dyan. Kasi nag-ambisyon maging presidente. Romualdez, tatakbo ka na presidente. Hindi ka manalo sa Leyte. Hanggang kung noon sa Leyte lang na Leyte na dito sa side ni Leyte na ako pinanganak si Rufiro ka doon. Lalo na Mindanao. Lalo na Bisaya. Lalo na mga Tagalog. Galit sa inyo. So you have to have Bisayas, Mindanao and many parts in Luzon to win the presidency. Oh. Just like in your say case. Alam ko yung kilite.
Yung si Romualdez, kala mo magustuhan ng mga taga-Mindanao, yung Bisayas, pati Tagaluzon, mga Tagalog. Yun lang sila, yung mga brad-brad sa eskwelahan. Yun lang ang makuha niya. Opening up the ICC, noon ayaw nila, ngayon ang gusto na nila i-open. Oh. Di ba noon ayaw? Yeah. Bagong early days, wala pa yung ngayon kay the President Inday. Ayaw nila, hindi nila pinapasok. Ngayon gusto nila papasukin. Di papasukin ninyo. Tingnan natin kung bright kayo. Ako magharap ng ICC. Ang ICC ang magharap sa akin dito. Lecturean ko sila ng international law. Bakit ako magharap ng mga judges na puti o itim dyan? Ano kaya? Siniswerto kayo? Magharap ako sa judge. Kung may kasalanan ako, i-prosecute ako ng Pilipino at doon sa korte na Pilipino. At makulong ako doon sa Bilibid. Hindi doon sa Hague. Pabilib kayo, ICC, ICC. Inyo lang man yan. Kala nila, Mayor, takot ka sa ICC. Di ba tayo membro ng ICC? Bakit tayo pakialaman nila? Di ba tayo nakikialam sa kanila? I'm not even opposing it. Go ahead. Come. Oh, Jason, wala ka ng follow-up? Yes po, Pastor. May isang follow-up na lang po ako. Mayor, napapabalita po na may pinaplanong pag-impeach yung Makabayan Bloc laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya po siguro, hinahanapan po nila ng butas yung confidential funds. Posible kaya ito, Mayor? All politics. Hawak ni Romualdez yung Congress ngayon. Na if the congressman will follow the speaker, go ahead. Impeach the vice president. You will do him a favor. Alam mo bakit? Kung gawain ninyo yan, pagtakbo mo, kung tumakbo si Inday, basta yun ang partido mo, presidente na yun. You know, right on the money. Just to remind everybody, pati si Romualdez, the presidency is a gift from God. Maniwala kayo. Yan si Pastor, buhay man kayong lahat. Sinong maniwala sa inyo maging presidente? Galing ako dito. Wala akong pera. Is it? Maram nila. Do not ever think, Franz, na you have already may armor ka na dahil congresswoman ka, member ka ng Congress, na hindi ka na, you are no longer vulnerable sa galit ng karaming namatay dyan ng mga sundalo pati police dahil sa inyo. They cannot, these three congressmen, Mayor, they cannot even condemn the atrocities of the NPA. Oh, yeah. They cannot even. Because sila yun eh. Yeah. And they're pretending to be I've never heard government of you guys na condemning the killing of a policeman or the ambos of many innocent of my soldiers. Yung mga ganon. Sa kongregasyon ko, dami lang pinatay na inosente because yung brother niya, barangay captain, yung anak niya, barangay captain, pinatay, pati yung inosente. Membership, marami. Barangay captain, pakasahin nila yan. Pag ayaw mo sa kanila, you have to be with them, lalo na yung far away barangays. Susceptible sila sa intimidation pati threat.
If you do not cooperate or you are not with them or you are a staunch government worker, papatayin ka talaga. Yan ang trabaho ng mga bata-bata ni Franz.